Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay at ito ang Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikatlong kabanata ng Juan, 16 hanggang 21. Sinasabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan silang sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ebanghelyo na to, ipinakita o ipinaalam sa atin kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay sumasampalataya kay Jesus. Tatlong bagay. Una, hindi siya mapahamak. Pangalawa, hindi siya hahatulang maparusahan. At ikatlo, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kung sa palagay mo, dahil sumasampalataya ka kay Jesus, ay makakamit mo na ang mga ito, tama ka. Congratulations. Pwede ka na magpahinga. Pero, tama ba yan? Ano ba yung kabaligtaran ng mga makukuha mo kung sakaling ang isang tao ay hindi sumasampalataya? Siyempre, mapapahamak siya, mapaparusahan, at hindi siya magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya't kung ikaw ay kontento na ang sarili mo ay magkakamit ng mga ito, baka may nalilimutan tayo. Baka nalilimutan natin na may mga tao pa na hindi nakakakilala kay Jesus at hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Mabuti na lamang ang mga magulang ko ay nagtiyaga na ipakilala sa akin si Jesus and eventually sumampalataya kami sa Kanya. Pero paano nga ba kung walang magkukwento sa isang tao tungkol sa pagmamahal ni Jesus? Paano nga ba kung titigil na tayo dito? Matitiis ba natin ang kapwa natin? Eh hindi ba nga isa sa pinakamahalagang utos ni Jesus ay mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili? So kung sinisikap mo na ang iyong sarili ay maligtas, dapat lamang na gawin natin ang ating makakaya para mapakilala si Jesus sa ibang tao. Isipin mo ngayon, sino ba ang tumulong sa iyo na makilala si Jesus? Sa akin, ang aking mga magulang. Kaya naman, sinisikap naming tulungan ang aming mga anak na makilala at maranasan ang pagmamahal ni Jesus. Ang hamon, walang iwanan. Ikwento natin si Jesus sa lahat ng tao na pwede nating pagkwentuhan. Sa pumamagitan to, sabay-sabay at sama-sama tayong magkakalat ng pag-asa ni Jesus.
sa ating kapwa. Habang nagkukwento tayo ng buhay ni Jesus sa kanila, huwag tayong maging mapanghusga. Alalahanin natin na tayo ay makasalanan din na minsang pinipili ang kadiliman kaysa liwanag dahil ayaw din nating bitawan ang ating mga masasamang gawa. Tayo ay pupunta sa kanila hindi dahil tayo ay perpekto at hindi dahil mas magaling tayo sa kanila. Tayo ay nakaranas ng pagmamahal ni Jesus, kaya't nais nating iparanas din ito sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen.